Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading natin for fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Take only what resonates kasi hindi po ito magre-resonate sa lahat. Ano? Kasi hindi naman po talaga ito personal reading. So pwede ka talagang hindi makarelate or makaresonate dito. Pero kung makakarelate ka, makakaresonate ka, pwedeng hindi 100%. Okay, so kunin mo lang yung talagang magre-resonate sa'yo. Ayan, so again, this is for fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Let's start your reading, fire sign. Okay, one last shuffle. Okay, thank you, Spirit Guides, Angel Guides. Let's start your reading. You do have here the Seven of Swords, Queen of Cups. One more card. Three of Wands. Dito sa main energy mo, fire sign, nakikita natin na parang you're waiting on something. Tapos, I feel like maybe naghihintay ka na malaman mo kung ano yung totoo. Pero, I do feel like alam mo na yung totoo. Pero may time sa iyo na parang nagbibingi-bingihan ka na parang hindi mo alam kasi gusto mo nang parang mapatunayan. And then maybe with the Queen of Cups, you do love this person. Nakakonek mo. But with the Three of Wands, I feel like maybe meron kang mga hinahanap sa mga ginagawa niya sa'yo in the past. Na parang bakit ngayon hindi niya na ginagawa itong mga bagay na to. Okay? And alamin natin, kunin muna natin yung main energy ng person mo. Main energy na person na kakonek mo, King of Pentacles, Justice card, this is the Eight of Wands, and the King of Cups. With the King of Pentacles, pwedeng ang focus kasi ng person nito is money. Alam mo yun, yung parang stability. Na parang gusto niya may bigay lahat ng something sa'yo. Diba? Gusto niyang i-shower ka ng mga bagay na deserve mo. Na gusto niya ibigay sa'yo. And with the Justice card, this person is being honest. And kung ano man yung pinagdududahan mo sa kanya na hindi natin masabi, maybe love, emotions, na nararamdaman sa'yo na itong person na ito. This person, kung yung pinapakita niya, sinasabi niya, totoo lahat yun. The love is there. And with the Eight of Wands, maybe focus nga lang siya sa career or pwedeng may mga times na hindi siya nagpapakita ng sweetness. And maybe hindi naman kasi talaga siya ganun, no? Hindi naman siya ganung klaseng tao. And with the Ten of Cups, yeah, there's a lot of love coming from this person. And maaring ito yung hinahanap mo or feeling mo hindi ka na mahal na tong taong to.
masyado ka lang nag-overthink, or maybe yung iba sa inyo may ugali ka talagang ano ka, matatampuhin or what. But anyway, nakikita natin yung pagmamahal sa initong taong to. Okay? And alamin natin yung mga nasa isipan at emotions niyo ng person mo. You do have the Hanged Man. The Eight of Cups is here. The Hierophant and the Magician. And we do have here the Seven of Wands at the bottom of the deck. Nakikita natin yung gusto mong, I don't know, kung iniisip mo ba na testingin mo yung person mo regarding sa love niya sa'yo, or gusto mong malaman, gusto mong matest. You're waiting on something na wala ka, I feel like wala kang mapapala. Okay? Kasi masyado ka lang nag-iisip ng may makikita ka or what dito sa taong to, pero wala akong nakikitang makikita mo, because I can see this person na with the Hierophant, marami na siyang pinagdaanan na para hindi na niya gagawin sa'yo yung mga iniisip mong kaya niyang gawin sa'yo. Okay, I see love and a person, maano lang siya, no? Gusto niya lang i-entertain yung sarili niya. Pero pagdating sa love at saka maturity, I can see a very mature person. And kung ano man yung mga iniisip mo na nasasayang, you feel like nasasayang yung mga ginagawa mo, yung pagmamahal mo, yung effort mo sa person na ito, hindi ko nakikitang nasasayang. Maybe hindi mo lang inaayos or tinatapos kung ano yung mga dapat mong ayusin or tapusin muna. Okay? Dapat hindi ka muna mag... I feel like you shouldn't focus on this person sa mga mali niya, sa mga hindi niya kayang maibigay sa'yo. Kasi kumbaga parang hindi mo siya dapat paghanapan eh. Kasi sa nakikita natin dito, marami naman siyang, alam mo yon, lahat ng kaya niyang ibigay, ibibigay niya sa'yo. And maybe hindi kasi ito yung kailangan mo sa ngayon. And yung maybe yung pagmamahal or yung effort na binibigay niya, maybe hindi mo nanonotice or hindi mo napapansin. Kasi maaaring hindi iyon yung kailangan mo sa ngayon. You know? And, or hindi yun yung gusto mo. You want more. You want something na pwedeng hindi niya pa mabigay sa'yo ngayon. Okay? And tinatry niya yung best niya na may bigay sa'yo yun. So, actually, hindi ko siya nakikitang nagkukulang, at hindi rin naman kita nakikitang nagkukulang sa connection na to. Pero maybe nakukulangan lang tayo sa communication. Kasi hindi niya may bigay sa'yo yung bagay na gusto mo, kasi hindi mo yun nasasabi sa kanya. And then hindi mo rin naman may bigay yung bagay na maybe gusto niya, kasi hindi rin naman niya ino-open sa'yo. So I can see a lack of communication. And what will happen in the future for the both of you? In the future, we do have here the Ten of Wands and the Sun. We do have here the Two of Pentacles, the Ten of Cups, and the Star. This is a very beautiful reading, by the way. At the bottom of the deck, we do have here the Four of Swords, okay? And the Six of Pentacles, okay? So, nakakita ako dito ng pagtutulungan, actually.
And malaki yung pagkakaiba nyo ng person na ito, no? If you would notice, ito, Roman numerals yung gamit dito na numbers, eh. Which is the 6 and number 4. Pag tinignan mo yan, it's like magkaiba. Pero, it's like pareho lang. Okay? And, pareho sila pag nag-mirror sila sa isa't isa. Pag tinignan, actually, ang nakikita natin dito is that in the future, possible na may pagtingin kayo, or ang titingnan nyo na lang is yung mga kanya-kanya nun yung sarili. And maybe itatry nyo as much as possible na ayusin kung ano man yung mga bagay na dapat nyong ayusin sa sarili nyo. Like, nakakakita ako dito ng pagtutulungan para i-work out yung connection, yung relationship. So, might be, may happiness in the future sa inyo. Kasi instead of paghahanapan mo siya, titignan mo yung mga mali niya, ang makikita mo ngayon in the future is yung sarili mo. Ano ba yung mali sa akin? Ano ba yung kulang sa akin? And then, ano ba yung dapat kong baguhin? And then, vice versa, sa person mo, maaaring mangyari rin to. Na makikita niya yung sarili niya, and then, marirealize niya, ay, hindi ako dapat ganito. Dapat ganito ako para sa person ko. Okay? So, ang tendency, you will try your best na maging perfect kayo para dun sa person nyo. And then siya rin, itatry niya rin naman yung sarili niya na maging perfect na person para sa'yo. So, anyway, wala naman kasi talagang taong perfect. Ganon din sa relasyon. Walang relasyon na perfect. And for what I can see here, yung connection ninyo, yung relationship ninyo is full of love. Pero, maybe, nakukulangan lang talaga sa communication. So, kailangan i-develop nyo yung communication. Okay? And with the Ten of Wands, this is like, the Wands is all about actions. Ayan. So, itatry ninyong i-fulfill yung mga actions na maaaring nakulangan sa connection na ito. Okay? Maybe may mga dumaang buwan or taon na ang daming pagkukulang, pero itatry ninyong punuan yon in the future and magli-lead dyan into happiness and a brighter future for the both of you. Full of love, you know, and you do have your star, Aquarius energy. So, nakikita natin that you will try your best na isave ang connection, ang relationship. So, by gagawin nyo yon by fixing yourself. Diba? Itatry nyong isa-save ang relasyon, ang connection sa pag-aayos sa mga kanya-kanya ninyong sarili. And that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.